A little backgrounder lang ulit, nangyari po ang pagpatay na yan noong March 4, 2023, 1 month today. Ano po, 31 days na po ang lumipas. Kaya naman, salamat at talagang ito po ay almost solved na. 99% solved na po ito, ika nga ng ating Department of Justice Secretary Boying Remulla. Kaugnay po niyan, nag-react po ang mga abogado nito pong si Arnie Tebes nung magpahayag po ng 99% solved ito pong si Secretary Remulla sa Degamo case. Pakinggan po natin ang reaksyon ng mga abogado nung nakaraang araw sa pangunguna po nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Kung sinabi niyang 99% solved dahil nahuli yung isa kahapon, ibig niya ba sabihin 1% lang si Congressman Tevez? The Legal Counsel of Negros Oriental. Okay. Ginagawang piloso po ni Attorney Topacio yung statement ni Secretary Boying Remulla. Pero ipaliliwanag natin in police parlance, ano? The term itself, the case solved or case cleared, ano ba ang ibig sabihin nito sa police setting? Pag sinabi pong case solved, meron pong apat na elemento. Nakilala kung sino po ang suspect, ito po ay naaresto, ito po ay may sapat na ebidensya para po siya ay ipagsakdal, at yung ikaapat, siya po ay nakasuhan sa prosecutor's office or sa korte. At kung titingnan po natin ang situations ngayon, lahat po ng apat na elemento na yan is almost complete na. Isa na lamang po ang kulang, ang pagsasampa nito sa prosecutor's office. Yun po ang ibig sabihin ni Secretary Remulla. It is not necessarily na dapat mahuli lahat ng mga suspect o kung sino mang tao na meron po dyan ang kinalaman. Kasi parang sinasabi nitong si Attorney Topacio, 1% lang daw ito pong si Congressman Arnie Tebes. So pakinggan po natin yung pamimiloso po ni Attorney Topacio. Representative Arnie Tebes raised that question after Justice Secretary Boying Remulla claimed the case of slain Negros Oriental Governor Ruel Degamo is now 99% solved. This follows the arrest of one of the supposed masterminds. It gives rise to the strong suspicion that the evidence is being tailor-fit in order to point to the masterminds already predetermined. Okay, claim nila yan. Wala tayong magagawa kasi kliyente nila si Congressman Arnie Tebes. Pero uulitin ko yung elements ng case solved under police setting. Kilala ang suspect, merong sapat na ebidensya para po siya ipagsakdal, nahuli po siya, nasa custody po siya, ibig sabihin ng ating otoridad, at nasampahan po siya ng kaso sa prosecutor or korte. Lahat po yan except doon sa pagsasampa is almost namatapos na ng ating NBI. Ngayon, kung sakaling hindi nahuli yung suspect, like for example, itong si Congressman Arnie Tebes ay pangalanan na talagang mastermind officially kasi sa ngayon, sinasabi lang ni Secretary Remulla at ni Secretary Benhur Abalos na ito pong si Congressman Arnie Tebes ay mastermind pero unofficial pa po yun. Wala pa po kasing sinasampang kaso sa prosecutor's office. Ngayon, kung sampahan po ng kaso si Congressman Arnie Tebes, ano ang magiging category? Magiging case cleared. Yun po ang pinagkaiba ng case solved at case cleared. Ang case solved, ibig sabihin, yung mga suspect ay nasa kustodiya na po ng ating authority. Behind bars na po sila. Pero kung nasampahan lamang ng kaso, na-identify, may mga ebidensya at nasampahan ng kaso, yet at large pa po ang akusado, case cleared po ang tawag doon kapag ka ang pag-uusapan natin, police setting. Ano? At yung sinasabi dito po nitong si Secretary Remulla, syempre, under the first pillar ng ating criminal justice system, which is the law enforcement. Ano? Now, going back dito po sa balita, punta tayo sa pinaka-latest. Ano ba ang pinaka-latest na balita? Syempre, kanina nagkaroon po ng joint conference, press conference, ang ating task force Degamo.
Ito pong Task Force Digamo, binuo po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, composed of several agency. It is being chaired by the Secretary of Interior and Local Government and co-chaired by the Secretary of National Defense and Secretary of Justice. And members po nito ay ang NICA Director at saka representative po nito, members also, ay yung Chief Philippine National Police and the Armed Forces Chief of Staff. Yan po ang compositions ngayon nito pong Task Force Digamo. At kanina, nagkaroon po sila ng press conference at dito inihayag na nga po nila na yung nahuli po ng NBI, a composite team po ito. Binubuo po ng NBI, ng Armed Forces, Uniformed Personnel at saka ng Philippine National Police ay ito pong certain Miranda. Ano? Ito pong certain Miranda na ito na inyo pong nakikita ngayon sa screen, siya po ang sinasabing, Mama Dog, huwag ka maingay, siya po ang sinasabing co-mastermind nito pong si Congressman Henry Tevez. Dahil ang sinasabi nga po, ito daw pong si Marvin Miranda ang siyang kumukuha po ng mga players para po i-execute yung kanilang plano laban po kay Governor Ruel Degamo. Okay? Now, going back dito po sa balita, panoorin po natin ang pahayag po ni Secretary Boyeng Remulla. Kung sa scene natin, tingnan to, no? Analogy to, the movie. Si Marvin was a director, producer of the props, and casting director. Si Congressman Tevez was the producer or executive producer of the whole production. Inilabas ng Special Task Force Digamo ang partisipasyon ng 11 suspect na hawak ngayon ng National Bureau of Investigation kaugnay sa pagpaslang kay Governor Ruel Degamo mula sa CCTV footage na nakuha sa crime scene. Ipinakita ng mga ito kung sino ang mga pumasok sa bahay at bumaril sa gobernador. Okay, in short, sa balita po na yan, in-identified na po ng ating otoridad kung sino-sino po yung mga players, yung mga nakita po sa CCTV. Though blurred po dito sa balita na ito, pero sa ibang mga mainstream media, alam po natin kung ano po ang kanilang mga pangalan. Now, okay na yung informations na yan. Pero napanood ko kanina sa interview kay Mayor Janice Digamo na alam daw po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang problema ng peace and order sa Negros Oriental. Ang nakakapagtaka lamang, bakit wala pong nagawang aksyon ang Duterte administrations sa problema ng peace and order dyan po sa Negros Oriental? Kasi parang ang sinasabi kinalaunan dito nitong si Mayor Janice Digamo, ang may problema yung mga taong nakapalibot daw po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na parang pinalabas nila na politically motivated lamang yung kaguluhan at hindi po ito seryoso. Umpisahan po natin muli ang interview dito nito pong si Angkor, reporter ng ANC kay Mayor Janice Digamo. Miranda Degamo's widow, Pamplona Mayor Janice Degamo, now joins us here on the program. Mayor Degamo, good afternoon to you. Thank you for joining us today and welcome to the program. Good afternoon, ma'am. Right. So, Mayor Degamo, in the words of Justice Secretary Remulla, the casting director, Marvin Miranda, has been nabbed and the executive producer is none other than Congressman Arnulfo Tevez. Nagulat pa ho ba kayo sa mga salitang nabitawan ni Justice Secretary Remulla? I'm not surprised po na si Miranda is the casting director and the executive producer is Congressman Tevez because way back in 2020, ganun pa rin po. Si Miranda was part of the three-man team who try to bring in guns and ammunition from Manila and na intercept doon sa Katiklan. And this same Miranda na isa sa mga mastermind sa pagpatay ng husband ko is the same Miranda that was captured
were intercepted in Katiklan back in... Yan, ito po yun, yung sinasabi ni Mayor Janice Degamo na noong 2020 na intercept po ang grupo nito, nitong si Miranda, na nagdala po ng mga baril at ammunitions papasok po sa Negros Oriental, no, sa Katiklan Airport, ano? Kaya naman nakasuhan po ito. Marahil ito po ay naka-out on bail dahil baka firearms lang naikaso, hindi explosive. Kasi kung explosive, eh, non-bailable offense po yun if the evidence of guilt is strong. But perhaps nakalaya siya at meron pa nga po itong Facebook page. Alam nyo yung live streaming ni Mayor Diaz kagabi, nakita po natin doon na meron pong vlog itong si Congressman Arnie Teves at magkasama po sila sa vlog. Parang may mga babae na papasok sa party, tapos security officer itong si Marvin, and then papasok din yung dalawang grupo, ay yung dalawang magkasama, si Congressman Arnie Teves saka yung isang lalaki. Pero role-playing lang yun, ano? Tapos hindi sila pinapasok. Parang nagpapatawa sila doon sa vlog. Pero ang halaga ng vlog na yon, makikita po natin na they cannot deny the fact na ito pong si Marvin Miranda at saka si Congressman Arnie Teves ay magkakilala. In fact, ang sinasabi po ngayon dito ni Mayor Janice Degamo, eh bodyguard daw po ito nitong si Congressman Arnie Teves, ito pong si Marvin Miranda. Si Marvin Miranda po ay hindi po ito sundalo. Ito po ay isang military reservist. Tuloy po natin ang pahayag po dito nitong si Mayor Janice Degamo, hanggang sa dumating po tayo doon sa pagkukonfirma niya na alam ng dating administrasyon ang problema sa peace and order diyan po sa Negros Oriental. In 2020 po. Hmm. Ano po ang pagkakakilala niyo dito kay Marvin Miranda? Familiar ho ba siya sa inyo? No. Hindi siya familiar because pangalan lang at yung picture lang, mugshot lang niya ang nakita ko. Back in 2020, after we were given a copy of a tactical report, nakita ko yung mugshot niya and yung pagkakahuli niya doon at nang ma-discover ngayon that and still a certain Miranda is among those who plotted the governor's death, eh parang naalala ko na 2020, parang ito pa rin yung taong ito. But other than that po, wala po akong background sa kanya. Except... Ang ibig sabihin mga tol, matagal nang pinagpaplanuhan ito pong si Governor Ruel Degamo. Now, considering na matagal na siyang pinagpaplanuhan at alam naman kung sino ang nasa likod nito, bakit walang nagawa? Ako ayokong sisihin ang PNP eh, kung tutusin. Kasi ang PNP sumusunod sa mataas nila. Ano? Ang PNP sumusunod din yan sa presidente. Bakit walang nagawa ang Pangulong Duterte noon, time na yon? Marahil ang paniniwala niya, baka hindi naman ganyan kaseryoso, politika lang yan. Pero imposible, di ba? Kasi yung mga mayors nga po dito sa Calabarzon, 5 mayors ng Calabarzon ang tinanggalan ng police power ng Pangulo. Isa sa Tanawan, yung napatay na si Mayor Halili, mayor ng San Pablo, mayor ng Rodriguez, mayor ng Teresa, saka mayor po yata ng Lemery, Batangas. O, yun po yung mga tinanggalan ng police power. Ang ibig sabihin po nun, inalis yung power of supervision ng mayor doon po sa kanilang mga kapulisan. Pero bakit dito sa Negros Oriental hindi nagawa iyon ng Duterte administration? So tuloy tayo. Except that he is one of the trusted persons of Congressman Arnie. Mm-hmm. Why do you say that he's one of the trusted men of the Congress? Because I have may nakita po kami doon sa tactical report. We were furnished a copy of the tactical report when he was interviewed during the time na intercepted sila sa Katiklan. So I was reading it and inamin niya na tao siya ni Congressman Teves. Mm-hmm. And back in 2020, what was the reason for that he gave that they wanted those ammunitions in the area? Oh, ipaalala ko lang din sa inyo, ah, yung 2020 na yan, yung isa sa critical time
sa leadership ni Governor Ruel Degamo. It was the time na marami po silang sinent na email sa different agencies ng ating gobyerno, even the Senate. Pero napakinggan po sila ng Senado. Kaya ang nangyari noon, nung hinear po iyan ni Senator Cynthia Villar, ni Senator Amy Marcos, at saka ni Senator Sunny Angara, eh pinagsalita po nila ang noon ay si Secretary Eduardo Anyo at the same time nasa hearing noon si Chief PNP Police General Cascolan. At ang naging course of actions nitong si General Cascolan is to relieve yung provincial director po diyan po sa Negros Oriental ng ating kapulisan. But unfortunately, ang sinasabi po lagi ng pamilya Degamo, mapapalitan ang police director, pero after a couple of weeks, parang kalaban na ngayon yung police director. Ang nangyayari daw, since moneyed ito pong mga Tevez, eh nababayaran daw po ang mga kapulisan, kaya sinasuggest ngayon ito pong si Mayor Janice Degamo na magkaroon po ng Senate inquiry, at mangyayari po yan right after this Holy Week, at malalaman natin ngayon kung sino-sino ang possible na nalagyan na mga pulis dyan po sa Negros Oriental nung panahon na nabubuhay pa po itong si Governor Ruel Degamo. Ituloy po natin. Of course, hindi nila inadmit na it is for the governor. But the person who tipped the governor gave the warning to a common friend of ours na nagsabi na para talaga yun kay governor. At first, we were hesitant to believe because marami ring mga nagsasabi na may threat ganito. Pero yung description ng nag-tip sa amin is really something worth considering, lalong-lalo na po dahil meron talagang plate number, merong make of the car, at merong color ng vehicle. So parang sabi namin, bakit parang klarong-klaro ito? So the governor gave it to different law enforcement agencies to try to intercept it. Linawin lang po natin, Mayor Degamo, no? So noong 2020 may na-intercept si Marvin Miranda, may hawak ng mga ammunition. At ang sinasabi niyo kanina na malinaw na para kay Governor Yoon, ang ibig niyo po sabihin ay malinaw na ito yung gagamitin sa plano nilang paslangin po ang inyong asawa noong 2020 pa po. Tama ko yes. ba? Yes po. That was the tip the governor received from the man who called us up na ipaharang ito dahil gagamitin ito against the governor. So nung una po, yun nga, hindi kami masyadong... Inuulit ko, ito po yung pinag-uusapan nila para magkaroon lang po kayo ng mas malinaw na picture doon po sa pinag-uusapan ng dalawa, si Mayor Degamo at saka ng reporter. Ito po yun. Ito po yung na-intercept ng ating kapulisan at nagresulta nga po sa pagkakadakip dito po sa mga individual, particular itong si Marvin Miranda E. Halaman. Siya po ngayon ang itinuturing na production, parang kasi executive producer daw, tapos producer naman itong si Marvin Miranda kung ikinukumpara sa pelikula, no? Ganon kalaki yung papel nitong Marvin Miranda sa pangyayari ng pagpatay kay Governor Ruel Degamo. O, going back dito ulit sa kanilang pinag-uusapan. Sold out, but when all this detailed information was given, the governor considers it and indeed true, nahuli talaga yun. Mm-hmm. And as I understand it, the governor even sent out a letter to the Senate? During that time? Several times. We tried to reach out to different offices of the Ayan. Government explaining... Ito na, yung pinakamahalagang statement ngayon ni Mayor Janice Degamo. Napakaraming beses daw po silang lumapit sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, but parang to no avail. Pakinggan po natin. In our problem in Negros Oriental, back then... And even ended up meeting the president since we requested it through VP Sara then, who gave us the schedule na ma-meet yung tatay niya. Mm-hmm. And after that, the president scheduled a peace and order council meeting for Region 7 mm-hmm. in Negros Oriental, specifically at Silliman University. Mm-hmm. So the knowledge of our problem
with the peace and order concerning Congressman Teves have been known already by a lot of people, not just maybe the president, but some generals too that we get to speak with. That... Diba? Hindi lang ang presidente ang maaaring nakaakaalam kung hindi maraming mga tao. Pero ano ang dahilan bakit walang aksyon na ginawa ang Duterte administrations? Eh medyo pinangatwiranan dito nitong si Mayor Janice Degamo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi parang sinasabi niya na perhaps yung mga taong nakapaligid sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bumulag sa kanya kung bakit ganito ang nangyari. Ganun na pala ang nangyayari sa Negros Oriental, yet wala pa rin naging aksyon ng national government. The victims get to speak with, may idea talaga sila. Going back to Congressman Arnie Teves, what is the motive here? What is clear to you? Now that Miranda has been named, now that Justice Secretary Remulla himself claims that if he would liken... Anyway, ang magiging kasagutan lang naman dyan itong si Mayor Janice is greed. Ano? Greed and power. Yun po yung pinaka nakikita niyang motibo ng kung bakit ginawa ito di umano ni Congressman Arnie Teves at ng kanyang mga kasabwat. Pero going back sa ating topic mga tol, alam na natin ngayon na ito ay umabot sa kaalaman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagtataka lamang tayo, bakit napiit ang pagkilos ng Duterte administrations considering na kamay na bakal ito noong mga panahong iyon. Kapag ka ikaw ay nalaman na ikaw ay narco-politics politician, eh lagot ka talaga, papangalanan ka ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at perhaps magtatago ka. Ang dami pong mga LGU na mga nagtago, mga nagkanda loko-loko ang kanilang panunungkulan dahil po sa sila po ay natag bilang narco-politician, yet sa dinami-dami po nila, wala namang nakasuhan, even yung mga generals. Ang nakakapagtaka, bakit sa dinami-dami ng mga inidentified noon at itong si Congressman Arnie Teves sinasabi na nasa listahan daw po ng narco-politician pero bigla na lamang daw pong naglaho. Yon ang hindi natin alam. Ito naman, hindi natin sinisisi. Ako in particular, hindi ko sinisisi dito si Pangulong Rodrigo Duterte dati. Pero maaaring ang dapat nating sisihin yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kung inaksyonan nila ito noon, perhaps, baka, hindi nangyari ito kay Governor Ruel Degamo. Kasi ma-identified na kagad eh, yung mga salarin. At kung sisisihin naman natin yung Chief of Philippine National Police nung time na yon, na si General Cascol, ang tingin ko, hindi kasi may action taken naman siya. At saka napaka-igsi lang naman ng panunungkulan ni General Cascolan sa ating kapulisan. Eh, ang pumalit yata kay General Cascolan, kung hindi ako nagkakamali, si General Sinas. Tapos si General yung tumakbo sa pagkasenador, nakalimutan ko bigla ang pangalan noon, yung nanakal ng kwelyo ng pulis na gumawa ng mali. Basta tumakbo sa pagkasenador yon, and thereafter si General Danaw na. Ano, yun yung mga pagkakasunod-sunod. Bakit sa panahon nila, wala silang nagawang proteksyon para kay Governor Ruel Degamo? Kasi consistent yung threat na nare-receive daw ni Governor Ruel Degamo. Napakabait lang ng gobernador kasi hindi niya ginamit yung kanyang posisyon para i-take advantage ito at harasin yung kanyang mga nasasakupan. Ang sinasabi kasi dito ni Mayor Janice Degamo, napaka-peaceful. Yun, si General Eleazar, maraming salamat. Napaka-peaceful na tao nito pong si Governor Ruel Degamo at para sa kanya, lahat dapat dumaan sa due process at sa tama. O, kaya wala na tayong magagawa. Anyway, pinag-uusapan lamang po natin ito para hindi naman po tayo bulag sa katotohanan. At higit sa lahat, ang sinasabi nitong mga DDS na anti-Marcos, kung hindi daw naupo ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi mangyayari ito kay Governor Ruel Degamo kasi weak daw ang ating Pangulo. Nakakamali kayo. Ano? Kung hindi naupo si Pangulong Bongbong Marcos, baka mauubos ang mga Degamo nang hindi po na-resolve ang problema dyan sa Negros Oriental. Salamat na lamang at merong isang weak na Pangulo sa katauhan ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kabila ng mga mabibigat
na tao ang kanyang makakabangga, nare-resolve po ang mga problema sa kasalukuyan, particular diyan po sa Negros Oriental. It takes a weak president to solve or to bring down those evil diyan po sa Negros Oriental na hindi nagawa ng isang tawag ninyo strong president. And that is why we are very proud na kami po ay bumoto sa ating mahal na Pangulo kahit tinatawag nyo itong weak president, yet it tell us otherwise. Ano? Sa inyo, weak ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero para sa amin, siya po ay isang napakatatag na Pangulo, matapang at merong sense of direction, hindi nagpapadikta sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga manonood. Hanggang dito na lamang po, hindi na ako magbabasa ng inyong mga komento. Shoutout po sa lahat ng ating mga manonood. At muli, maraming salamat sa 31 na manonood po natin sa Top 1 Art Cream at sa 375 na manonood po natin sa Top 1 Facebook at YouTube channel. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe and see you always. Bye for now, mga tolo.